Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly kabay tarot reading for February 5 to 11, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo po makuhang link. Nasa description box po ito, message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits, guys, ano po ang ganap for this week, February 5 to 11, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Nakikita ko yung career stability nyo dito and security. Some of you nagpaplano sa pagkakaroon ng stability sa inyong career. And some of you, ano na, stable na po. Ano po ang ganap? Sobrang layo. Okay, I think okay na. Ano po ang ganap sa week na ito, February 5 to 11, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio? Oh. Meron kayong ano? What I meant is, ingatan nyo ang yung valuable things. Yung may value po, like for example, kaperahan. Kasi may nakita akong damage dito or pagnanakaw. May nakita rin ako ditong tao na hindi magandang intention sa inyo. May nakita nga ako ditong pagkasira or pag-downgrade. Tapos, ayun. Ingatan nyo ha, yung bagay na mahalaga sa inyo, pwede din tao po. Ingatan nyo po. Kasi may nakita talaga akong magnanako or manuloko dito. Tapos ingatan nyo rin yung sarili nyo. Huwag kayong mag-overthink. Kasi may nakita akong illness dito. Okay? May nakita akong illness dito or pagkasakit. Baka sobrang pag-iisip. Kasi nag-iisip din kayo para kung paano yung mas stable ang inyong career. So, ayun. Para some of you talaga na may career stability, na may security na. Ano po? Pasensya na po sa ingay. Ano po ang ganap sa week na ito from February 5 to 11, 2024 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio? Oh, sabi ko na nga ba. Mag-overthink po. Some of you nag-overthink po dito. Okay. May nakita ko ditong confusion na hindi klaro sa inyo. Yung isang bagay, yung isang sitwasyon. May self-doubt din, may sadness din. Naguguluhan po kayo or ano, may kaguluhan na ganap. Oo. Hindi ko kayong tinatakot ha. Depende kasi ito sa sitwasyon eh. Okay. Ingatan nyo po yung depression nyo. Kung may depression po kayo, baka matrigger po sa week na ito. So, seek help. Okay? Seek help po. Cancer, Pisces, and Scorpio. Nag-alala kayo eh. Medyo nag-worried ako sa inyo dito. So, seek help ha. Nagbasa ako sa Cancer and Pisces kanina. I think, oo, Cancer, Pisces and kanina. Ito yun, worried din kayo. Nagkaroon ng overthink. Lumabas din. Kaya sabi po ng card dito na pag-ingatan ng inyong sarili, kailangan ng pagbalanse at pagkontrol sa inyong emotion and your mind. Seek help kung hindi nyo na po control. Oo. Okay? Huwag nyo pahirapan yung sarili nyo po. Baka hinahirapan kayo pagtanggap sa mga nangyari. Kung hindi na ito mabawi, kung may nawala, kung hindi na ito nabawi, then move on po. Accept and move on. Okay? So, tingnan pa natin yung mensahe.
Don't take this as negative, Cancer, Pisces, and Scorpio, ha? Okay? Itong challenges na ito, may kasamang success po yan. Maging matatag kayo, mas maging confident kayo. Iprove nyo sa sarili nyo at iprove nyo sa universe na kaya nyo itong challenges na ito, okay? Tapos, just take what resonates po. Kung hindi po kayo nakaresonate, ibigay nyo po sa iba. Kasi general reading po ito, okay? Ano po ang mensahe para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024 weekly kabay po nila? Cancer, Pisces, and Scorpio. Keep going forward kahit nahihirapan po kayo, kahit may challenges. Keep going forward. Huwag niyong iwasan para mabigyan niyo ng solusyon po. Okay? Keep going forward. Mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024. Weekly kabay po nila. Begin now. May binigay sa inyo na opportunity po. May binigay na opportunity sa inyo. Nagkaroon ng solid plan. Nagpaplano kasi dito eh. So, sabi po dito, begin now, take your first step. Huwag kayong mapahinaan ng loob, ha? So, kung naganap na, express mo ito and i-release. Huwag niyong patagalin yung sa inyong sarili. Pahinga. Pahinga niyo yung sarili niyo. Huwag niyo pahirapan yung pong sarili niyo, ha? Cancer, Pisces, and Scorpio. Kaya yan. Ano po ang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024? Clarification po sa card na ito. Career and money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong week na ito, February 5 to 11, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership and romance, the Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong week na ito, February 5 to 11, 2024. Cancer, Pisces, and Scorpio, Spirit Sky. Clarification of this card po. Ayos lang natin. I think okay na. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong what I meant is please visit our channel po. Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel. Scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo yung separated video po na Cancer, Pisces, and Scorpio. Oo, 2024 gabay tarot reading nyo po. That is 12 months, 1 year gabay tarot reading nyo po. So scroll down nyo lang po. Uploaded po noong December 2023. At may bago po tayong upload. Tatlong video po each sign. Okay, separated video po iyon. First is first quarter, January, February, March 2024. Gabay tarot reading. Oo, first quarter. Second is February 2024 monthly gabay tarot reading at February 1 to 15 2024 first half of the month gabay tarot reading. So apat na po ang inyong i-check sa mga hindi pa nakapanood or nakalimutan na yung message. So maaari nyo pong i-check po, scroll down nyo lang po, visit nyo sa channel natin, scroll down nyo po, may makuha kayong mensahe po doon, karagdagang mensahe po at magsilbing gabay po sa inyo. Okay? So, maraming salamat po. Ngayong February 5 to 11,
Weekly ka ba yung tarot reading nyo po? Ngayon, February 5 to 11, 2024, weekly ka ba yung tarot reading para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio? Na, huh? Nakikita ko dito na ayaw nyo nang masaktan. Kasi may tao kayong kasama dyan na maldita, strong personality. Pwedeng kabit to ha, na maldita. Okay. Makatanggap kayo ng criticism po. May taong sobrang defensive. So, sino kaya ito? Cancer, Pisces, and Scorpio. And sa clarification po. Okay. Ngayon, February 5 to 11, 2024, weekly kabay niyo po, Cancer, Pisces, and Scorpio. Meron ano dito? Self-doubt, self-blame, disappointment. May naisip talaga kayo sa past nyo. Kasi malalim ang iniisip nyo dito. May nangyari talaga. May nagsabi sa akin na scam. Ito yon. Maaring may nawala sa inyo na pera, bagay, importanteng bagay, tao, may manloloko. Ito yon, 'di ba? May maldita dito, suplado or naging sensitive. Ito yon. So this is the clarification po. And this second card niyo dito is malalim ang inyong iniisip dito. So ito yon, clarification na naman. Nasta kayo sa past nyo, maybe may naalala kayo sa past nyo na napahinaan ng loob kasi hindi, nung nangyari yun, hindi pa na-resolve. So, ayun, na-stuck ka, na feeling mo may delay sa plano mo in terms of future plan, feeling mo na-trap ka and unable to progress without really understanding why. So, this card asks you. Okay, makinig. This card asks you, this card advise you to accept and move on. Diba, sabi ko sa inyo, surrender, accept, release, let go, and forgive. Alam kong hindi yan, mahirap yan mag-forgive na isang sitwasyon or lalo na sa isang tao. Pero pwede nyo naman ma-forgive po na hindi nyo kinakausap niyan, lalo't na may trauma kayo sa isang sitwasyon or sa isang tao. Yeah, forgive this person to your mind and heart para po sa peace of mind yun po. Kasi diba sabi ko sa inyo, sa araw-araw ni-remind ko sa inyo na pinaka-importante talaga sa atin, first priority natin is inner peace. Diba? So sabi po ng card dito na accept and move on na po. The past cannot be changed. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari na ito sa inyo. Lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aras sa ating buhay. So, kailangan yung i-overcome to. Bigyan nyo na po ng solusyon po para kung may umaulit na naman, magaan na. Magaan na sa inyong isipan at sa inyong loob. So, ayun, this is the clarification talaga. May dumating na naalala mo yung past, may na-receive kayong message, naalala nyo yung past. Okay? So, kailangan ng pagtanggap dito. Tapos, di ba sabi ko sa inyo na dapat sa araw-araw natin, productive tayo para may dumating palagi na blessings na positive outcome sa mga ginagawa nyo dyan. Okay? Cancer, Pisces, and Scorpio. So, forgive yourself, ha? Forgive yourself. Magiging okay din ang lahat. Cancer, Pisces, and Scorpio. Kailangan nyong i-prove sa universe at sa inyong sarili na kaya nyo na yung binigay na challenge sa inyong buhay. Kailangan nyong bumalik yan para i-resolve nyo po. Bigyan ng solusyon. Okay? Kailangan ng pag-intindi dito, accept, surrender. Kailangan i-work out nyo yan. Kasi alam nyo naman, kung mas lalaki yan, mahirapan na kayo. So, ang punto natin is kailangan talaga na magkaroon ng healing. Before this healing is kailangan ng i-process nyo yung nararamdaman nyo. Okay? Bigyan ng solusyon, di ba? Sa career and money nyo po. Okay. May concern kayo sa isang tao na immature.
May concern kayo or oversensitive po. Pwede ding selfish po ito or narcissist na tao. Basta po may concern kayo sa isang immature na tao. Maaaring kasamahan nyo to sa bahay, sa trabaho. Mag-ingat po kayo sa inyong sasabihin, Cancer, Pisces, Scorpio. Kasi may nakita ako dito na masaktan siya sa inyong sinabi sa kanya na hindi nyo naman minimin na masaktan siya. So, kailangan nyong ingat ang aninyong sasabihin sa kanya. Okay? Kasi minsan ito si Cancer, Pisces, Scorpio, lalo na si Scorpio, prangka kasi ito eh. So, hindi ko kayo masisi. Kasi hindi naman talaga punto nyo na masira yung isang tao, ma-disappoint yung isang tao. Gusto nyo nang realistic talaga to si, ano eh, si Scorpio. Si Cancer, Pisces is mawain. Siyempre, pati naman si Scorpio kasi water signs kayo lahat. Pero yung mas prank kasi nyo si Scorpio eh. So, comment down kung naka-resonate kayo. Basta po may concern kayo, ingatan nyo yung sasabihin sa kapwa nyo na kasi sensitive po ito. Okay? Alam nyo nang immature to or sensitive. So, kailangan yung pag-control dito sa inyong sasabihin sa kanya. Yung in a good way, yung lambing na pagsasalita or communication, ganun. Okay, may immature dito eh na mangyayaring confrontation dahil sa hindi magandang kanyang pinagsasabi, pinaggagawa. At nakikita ko talaga na masaktan siya. Kung kayo na kailangan po, kung kinakailangan, kung hindi pa ito nangyari. So, kailangan yung pag-iingatan yung sasabihin nyo. Nakita ko naman na magandang yung punto eh, Cancer, Pisces, and Scorpio para sa ikakaganda, para sa pagbabago niya, para maging matured enough na siya. Pero, meron talaga tao, kahit anong sabi natin na para sa kabubuti sa ating kapwa. Minsan pa nga, may na-experience nyo ba ito, Cancer, Pisces, and Scorpio? Yung totoo tayo, very genuine tayo sa kapwa natin, tapos sinishare natin. Sinishare natin, sinasabihan, mali yan, dapat ganito kasi makakasama yan sa inyo. Tayo pa ang masama, di ba? Kayo pa ang masama, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, ayun. Kailangan lang doble ang pag-iingat. Intindihin nyo na lang kasi baka immature pa ito, wala pang gaanong naranasan sa buhay. Kasi most of you sa mga kausap ko dito sa Cancer, Pisces, sa Scorpio is very matured na po na kung mag-isip. And ang taas naman ng, and I believe na malampasan nyo ito, Cancer, Pisces, sa Scorpio kasi mataas ang inyong pasensya. Strength nyo yan, Cancer, Pisces, sa Scorpio. Tapos may remind po dito yung card po na kailangan nyo po daw bigyan ng pansin ng inyong sarili. Kailangan nyo bigyan ng time po kasi nakikita ko dito na you may be taking life too serious na pabayaan nyo na po. Okay? So, ayun. Ano pa ang mensahe? So, yung challenge nyo ha, yung isang tao na hindi siya approachable. Kaya nyo yan. And, clarification po. Oh, may nakita kong victory dito pero nagkaroon ng delay. Nagkaroon ng delayed success po. Pero kailangan yung pag-intindihan. Strength yun na naman yan. Cancer, Pisces, and Scorpio, mataas ang pasensya nyo. So I believe na maintindihan nyo ito. A delay to your success in some way. Disappointing talaga to. Pero setback lang kasi sabi ng card na this is only temporary, so setback. Mataas naman yung pasensya nyo, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, alam kong maintindihan nyo ito. Delay ito ha, pero matuloy ito. Darating po ito, Cancer, Pisces, Scorpio. Nakita ko dito ang victory, recognition, pagkakilala sa inyong galing, delayed success. Magkaroon ng delayed lang talaga, pero may victory and success po dito. Yes, this is financial growth after a period of struggle. Kailangan nyo malampasan itong blockages na ito na itong immature na tao na ito. Okay. Sa love life, self-love, partnership, and romance. Oh, this is good. Cancer, Pisces, and Scorpio. You are walking away. You are moving on. You are decided po.
You are walking away from a relationship that no longer serves you. Pero I think nagtampo ka lang nito eh. Oh, posibleng nagkaroon ng unhealthy relationship eh. Nagdesisyon kayo na iwan or mag-give space muna para makapagpahinga, para makapag-isip ng mabuti. It may be ikaw to ha, or kapareha nyo. Pwede rin sa pamilya nyo ito or kaibigan. Okay? So, sa lahat ito, sa single, sa may karelasyon, sa buhay mag-asawa. Baka ano itang to, tampuhan na kailangan nyo na mag-space. Siyempre kasama yan sa relasyon ha. Lalo na sa sarili natin na bigyan ng space para makapag-isip ng tama. Kasi kung space is nandun po yung realization, kasama na talaga yan sa relasyon po. Kailangan nyo maging handa sa ganyang sitwasyon po. Cancer, Pisces, Scorpio. And, oh, kaya pala nag-move on kayo dito kasi nababigatan na kayo. Okay? Masyado kang busy dito eh, kaya na may nagtampo po sa inyo. Kaya masyado kayong busy kaya may nagtampo sa inyo. Maglaan ng oras po. Ayusin tong, ano na ito. Ayusin nyo yung tampuhan na ito. Maayos po to. Pero kung kailangan ng give space talaga. Okay? Kasi as respect yan eh. As respect sa inyo sarili, as respect sa inyong partner. Nagtampo ito. Klarong-klaro. Kasi sobrang busy nyo sa trabaho. Tapos may nagtampo dito na isang breadwinner. May nagtampo po. Huwag kayong mag-say yes kung hindi akma sa inyo schedule or hindi nyo responsibilidad. Kasi nababurn out kayo dito, nahihirapan kayo. Baka kailangan ng tulong po. Pag-usapan nyo po di. Pag-usapan lalo na sa relasyon, pag-usapan nyo. Kasi kayo dapat dalawa niyan. Hindi dapat mag-isa lang yung magtatrabaho, mag-work out sa isang problema. Dapat dalawa kayo. Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Nang mga Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024, this week po. I wish I could share my good news with you. So timing ha, timing. Tingnan mo kung makakausap na ba tong taong ito. Kung good mood na, kung handa na ba, masisense nyo yan eh. Connect to your intuition. Ask kayo sa inyong intuition, sasagot yan. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon na Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024. I bury myself inward to forget you. Nako, may nagtampo. Bakit tatlong, ano na, from air signs, fire signs, water signs, nagtampo kayo sa inyong mga partner. Okay. Love message po para sa mga single dyan na Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong week na ito. February 5 to 11, 2024. Okay. Find the balance. Sabi dito. Kailangan ng pagbalanse dito eh. Oras. Sa sarili. And balance sa inyong emotion. Seek help ha kung hindi nyo na kaya. Love message po. Love message po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong week nito, February 5 to 11, 2024. Wow, may harvest dito. Harvest the fruits of your hard work. Ang ganda. Spirits guys, ano po ang ganap? Okay, sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Reconciliation. Someone from your past is or will you be returning to your life soon? Ooh,
May pag, oh, okay? Diba sabi ko sa inyo na maaari nag-give kayo ng space or separation pa, cool off, tapos may reconciliation dito, magkakayos talaga kayo. Someone from your past is or will be returning to your life soon. Oh. Ano po ang mensahe niyo po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon? Para po kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong week na ito, February 5 to 11, 2024. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Kasi kung magkakaroon na kayo ng komunikasyon na, kailangan ang punto dito, or intention nyo ay pagkakaayos. Hindi yung kung sino yung tama at mali, mag-aaway talaga kayo niyan. Dapat ang punto nyo is pagkakaayos. Hanapin nyo yung solusyon. Kayong dalawa yung magbibigay ng solusyon dyan. Mag-uusap kayo. I-share mo sa kanya yung adjustment mo para maalaman niya. Wisdom message siya po para kay Cancer, Pisces, Scorpio ngayon, February 5 to 11, 2024. Open mind. Replace the old cycle with a new exciting one. Wisdom message po para kay Cancer, Pisces, Scorpio. Ngayon, February 5 to 11, 2024. Weekly kabay po nila. Weekly kabay po. Spirits guide. Drunk with love. Let love lead you to freedom. Spirits guide, ano po ang ganap? Ano po ang kabuhang advice nyo po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024? Weekly kapay po. O, see, sabi ko sa inyo improve your communication ha, Cancer, Pisces, sa Scorpio. Communication is the key. Kabuang advice niyo po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024? Wow, luck is on your side. Ano po, spirits guys, ano po ang mensahe nyo? Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong February 5 to 11, 2024. Seraphim, tune into the divine will, open to higher illumination. Spirits guides, wisdom message siya po. Spirits guys, message siya po. Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, message siya po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong week na ito. Cherubim, look to the stars, accept keys and codes of stellar wisdom. So yun ha, kailangan nyong improve yung communication nyo, Cancer, Pisces, at Scorpio. Paalam nyo sa inyong partner or sa kasamahan nyo dyan na nagkaroon kayo ng tampuhan, na nagkaroon kayo ng malaking adjustment sa kanyang pag-uugali, sa sitwasyon, sa ginawa niya. Kailangan nyong ipaalam sa kanya. Tapos, communication is the key. So, kailangan nyong i-improve yung communication nyo. Find a balance. Tapos, kung magkipag-communicate kayo, sabihin nyo sa kanya na ang punto ko is magkabatay tayo, pero pag-usapan natin, bigyan natin solusyon. Okay? Tapos, find the balance. Balansin ang inyong emotion, lalo na yung emotion nyo kasi nag-overthink kayo dito Tapos, ayun. May blessings po naganap, harvest. Harvest the fruits of your hard work. Ang ganda. This is blessings, ha? Harvest po. Okay, and
Ayun. Nagiging okay naman dito kasi may space dito eh, or separation cool off. Tapos naging okay po sa bandang huli na nagkaroon ng reconciliation. Someone from your past is or will be returning to your life. Kasi nag-move on ka dito. Ayaw mo nang magkaroon ng, ayaw mong, hindi nyo pinapabayaan yung sarili nyo. Ayaw nyo ng toxic traits at ayaw nyo ng toxic environment, ganun. So, nag-make move ka kasi. Tapos, maganda naman yung ano, kailangan yun talaga yung kausapin yung matured person, ha? Kung hindi, then go. Focus sa inyong career and money. Mm-mm. Kailangan maging productive tayo sa araw-araw natin, Cancer, Pisces, and Scorpio, para may darating na positive outcome. Okay? That is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for this week, February 5 to 11, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.